The votes have been cast and the people have spoken. This time we talk to the leaders you chose. We ask them their plans for the first 100 days and hold them accountable to the promises they made during the campaign. I'm Cheryl Cosim. I'm Jay Taruc. You're watching All Politics is Local. Tonight, we welcome not just one, but two winners in the local elections in Cavite. They are General Trias City Cavite Representative Ony Ferrer and Mayor Jon-Jon Ferrer. Welcome po sa inyong magkapatid dito sa aming programa. Salamat po, Sir Jay, Ma'am Cheryl. Salamat po sa pag-invite po sa amin. Ayun, Mayor Jon-Jon. Congressman. Ony. The last time kasi, magkaiba. Congressman tawag natin, Mayor kay Mayor Ony. Ngayon nagpalit. Tsaka Zoom dati. Ngayon, kamusta muna ang General Trias Cavite? At, nanalo ho kayo sa inyong mga posisyon. Kamusta po ang naging laban? Okay naman po. Malaking blessing po na hindi kami karoon ng laban at ibang makasama po namin. Pero yung sa councilors lang ho, nagkaroon ng parang mga independent. Pero landslide naman po lahat ng kasama po natin. Kaya isang malaking blessing po para sa team namin, Team Gentry po. Team Gentry. Landslide lang naman. Landslide lang naman. Added pressure po ba yun, yes, ma'am. Mayor Ony? Dapat. Continuous. Hindi pwede kayong maging complacent. Alam naman natin, with the results na nakita natin the last elections, walang politikong pwede maging complacent sa kanyang posisyon. Continuous na conscious siya dapat na nakakapag-deliver. Tsaka dapat aware siya kung ano yung gusto talaga ng constituents. At naalala ko yun, sinabi niyo po yun noong campaign period, na kahit na parang ahead, hindi pwedeng maging complacent, kahit na kinukonsidera mong parang wala kang kalaban. Yes, kasi hindi po natin maikakaila na marami rin natalo nitong nakaraang eleksyon because incumbent. They were complacent. Mga pamilya sa politika. Totoo po yun. Mayor Jon-Jon, anong klaseng pagbabago ang dadalhin mo? At syempre, mamaya tatanungin natin si Ony. Sa Kongreso. Siguro, normal na ho yung may pagbabago na mangyayari. Kasi continuous dapat i-improve nyo mga bagay. Although kami kasi... Teka, galing ka sa Kongreso. So medyo fresh ang approach mo ngayon sa pagpapatakbo ng LGU. Diba? So anong klaseng pagbabago ito? Kasi na dumaan na rin ho ako sa mayor before. Naka 3 terms na rin po ako mayor. Okay. So this is my second time ho makakabalik bilang mayor. Pero iba na ho dahil dati isang municipality lang po tayo. Ngayon ho ay laki na ng city na po. No, so although magkapatid po kami, syempre minsan nag-iiba kami ng opinion, iba ho ang style ng leadership namin. Pero isa naman ang goal namin talaga lang. Yung end goal is the same. Gusto lang ho namin talaga ma-improve yung buhay ng mga kababayan namin. At same time, yung maging very progressive po yung lugar. So dito, nagtutulungan kami. Doon nagko-compensate ho na yung kung mga projects ka namin na hindi basta mapupondohan ng local dahil kailangan na itulong national, doon mapasok ang congressman po. So yung gagawin ho natin yung mga pagbabago, more on improvements po. Kasi talagang yung for the last 9 years, napakalaking role yung gagampanan ko kasi magaling yung susundan ko. Kaya nga, siguro awa ng Diyos, kaya wala kaming kalaban po. Naramdaman po naman nila. Although, ang daming plano, ako naman ho, kinukonsulta din naman ni Kuya Ony pagdating sa development ng aming lugar. Itong nagdaang 2.5 years yung pandemic, maraming na hindi natuloy ng mga programa. At proyekto. O meron nakalatag na po. So, ito yung mga bibigyan priority ho natin. So, para ipagpapatuloy po natin yung mga nasimulan nila for the last 9 years. At yung mga na-establish naman po, nagawa na, i-improve naman po natin kung kinakailangan. Sa part naman po ng Congress,
Kong Ony. Yes, ano ang paano kayo magko-compliment ho ng ni Utol? May bilinan no. ba yan? Dapat yan o binibiling ko sa iyo to kayo naman. O ito may mga batas ako hindi na push baka pwedeng i-refile. Kung papabayaan itong programang ito, mahalaga ito. Tapos and paano ang dynamics? Kasi nung first time kong naupo as mayor coming from Congress din. In fairness to him, wala siyang idinikta sa akin, ito ang gagawin and everything. So, binigyan niya talaga ako ng free hand, how to govern, bahala ang style mo. Kasi, different style kami ng governance. Then, ayan, ngayon, I'll let him do kung ano yung style niya. Ang anuin ko lang, kung may project talaga na nasa gitna na, sayang naman kasi kung kapondohan na yung iba, tapusin lang, then nag-uusap naman kami lagi eh. Yun. So, kung ano yung kailangan niya, yun yung bibigay kong support para ako, hindi rin maging parang duplication lang yung projects na ibababa ko. Yun ang naging maganda for the past 9 years, lagi niyang sinasabi, meron akong parating na ganito projects para sa city. So, kami aware na, meron tayong annual investment plan and everything. Mini-meeting din niya yung mga department heads. Alam na natin darating. So, yung resources natin, dito na natin i-allocate sa iba. Di ba? The best nun yung sa education, napakadaming pinagawa niya school buildings. So, kahit may pera kami for special education fund, for construction din yan. So, masyado nagalaw. Hindi ano, focus mo sa iba. Nagamit sa iba sa proyekto, pero para sa chill, para sa education pa rin. Hindi nyo pwede gastos sa iba yan. So, sa bandang huli, ang bebenepisyo nito, talagang yung mga mamamayan ng Gen 3 at yung bigay kayo ng ibang, pwede additional financial assistance sa bawat public school student. Kasi kaysa gastos mo, ginagawa na niya yung hindi niya kaya, bagong armchairs and everything, yung gamit sa loob, laptops, provide ng teachers. In a way, partner, ito yung isang kagandahan kung talagang, hindi lang magkapatid, pero actually aligned at magkasundo yung local government at yung kongreso. Yes, kasi na-allocate nyo rin at na-maximize kung ano yung funds na papasok. Na mayroon ng local government at at the same time, may tutulong ng Congress. Yes, ma'am. Ayan. In an ideal setup, kahit hindi magkapatid, dapat maganda ang working relationship ng congressman at ng mayor. No? Kaya ramdam yung kapag-progress. Pero, lalo pat kung magkapatid, hindi talagang diretso. Pero sa Kongreso po, hindi lamang General Trias ang po ninyo. Pagtutuonan ng pansin. Kayo ho ba ay ano bang komite ang talagang gusto nyo ho sana maging bahagi at may batas ho ba kayong gustong isulong or ano po ang i-advocate nyo po dyan? Local government, environment, yung dalawa. Ayon ang concern. Kasi yun yung nakita kong hanggang ngayon. Hindi ko na solve for the past 9 years sa amin. So baka makatulong na dahil yung baka sa national level, may maitulong para ma-solve yung ganung problema. Ano pong problema yun? Problema namin sa basura. We'll just pause for a short break. You're watching All Politics is Local. Welcome back. You're still watching All Politics is Local with us, General Trias City Cavite Representative Ony Ferrer and Mayor Jon-Jon Ferrer. Pag-usapan po natin ang first 100 days. Mga polisiya o mga bagong programa po na gusto po ninyong ipatupad. Kanina siguro simulan ko na po doon sa waste management kasi napag-usapan na rin natin kanina. At matagal ng problema. Pag sinabi po natin malaking budget na sayang naman, magkano po bang ginagastos dyan taon-taon? Mga minimum 250 kami. 250 kami. Kasi ang laki ng population namin 450,000. Okay. So, imagine mo yung kahit pa mag-segregate or minsan naman hindi talaga ang problema namin, pag nakita namin may nakalabas na basura, kukunin at kukunin namin yan Para ayaw natin, minsan nga helpless na kami dahil kahit sabihin mong ito yung
alam naman nila araw ng kuha, naglalabas pa rin. Dahil siguro ayaw nila sa loob ng bahay nila yun. Yes. So, kukunin mo yun. Anong plano nyo dyan, Mayor? Totoo lang ho, pinag-aaral sure. nga rin ho talaga natin paano ma-reduce yung volume kasi. Yung nga ho, hindi naman biro, halos 10% ng budget namin naka-allocate na po talaga sa waste disposal. Problema nga ho, yung nga sabi kuya, marami hong nagbibigay ng suggestion sa amin na mag-i-open namin yung waste to energy, mga ganyan. So, pero hindi pa nga ho, hindi pa po pwede. So, ngayon, ang gusto nga rin ho naman, pag-aralan ko paano sa barangay level pa lang, sa household level, doon pa naman minimize na po namin sana. Basically, ano hong problema, ang Mayor? Ang, yung pagtatapunan ho ba ang problema? Kasi boss, medyo malayo eh. Yung cost, yung pagtatransport po ng aming yung residual waste, going, wala ko kami sa Cavite. So saan ho? Sa Batangas. Batangas ha? Batangas lang ho ang may... Ay, sorry. Laguna, sorry. Laguna. Batangas ay Laguna ho may permit. Laguna ho kami sa kasalukuyan. So hostage kami, boss eh. Gusto man namin maglagay ng... Dati kasi ho, may sarili kaming landfill. Pero pinasara kami ng DNR. So, no choice. Kaya kailangan namin mag-comply. Oo, yun yung volume. Kami kasi yung population, dumadami. So, yung kasabay ho nun, pag dami ng population, pati basura, dumadami rin po. Correct. So, yun talagang isa sa mga prioridad ho natin. Sa... barangay, sa household, sa mga subdivisions, at saka syempre, maraming part din DepEd, yung i-educate yung mga bata. Sa... Ang proposal niyo po is sa barangay level pa lang, i-manage na ng gusto. Opo. Kasi may pera naman sa basura. May pera po sa basura eh. Meaning, yung maibibenta niyo po eh, yung mga recyclables. Correct. Bakal, baso. Nasimulan din naman ng LGU. So, i-intensify lang. Pa yan sa mga tao. Yes po. Kaya mga kooperatiba, malaking bagay. Pangalawa po, yung sistema ho ng collection. Correct. Siguro yun. Titigyan natin kung paano ma-improve. Siguro ho pwedeng sabihin na okay, pag-aayusin nyo bawat household, pag I don't know kung paano incentive. Gagawin, may incentive. May meron ho kayong isang limang, kilong. Limang kilong bigas. May palit diba? Pwede yes, ka may palit. Yes, limang kilong bigas. Hindi pa rin nag-work? Dati ho, para sa plastic yan eh. Yan. How many kilos of plastic? Ayaw pag-work? Ng ano, eh. Hindi pa rin? Sa school ho, nag-work. Sa pero school. Per household. Yung pong sinasabi nyo na pinasara ho kayo ng DNR, no? Dahil dati meron naman kayo sa lake. Meron bang, pwede bang umapila yan? Or may iba pang solusyon na pwedeng gawin para mas makatipid ho kayo? Or tali din ho ang inyong actually, mga... lahat ho ng, lahat naman ng control dump site sa Cavite, pinasara po eh. So lahat kami noon nakatanggap noon ng notices. And we were summoned by the ombudsman pa eh. Kasi in-enforce na talaga nila yung waste, ano, yung disposal ng waste disposal. Correct. So, pinasara ang biglaan. Sara baka may ang, threat na sa kalusugan din kaya pinasara. At that time, malinis lagi ang, ano, madali kasi. Mabilis. Hakutin mo, tapos dump site, hakot, di ba? Tapos, in-city ang dumping, so... economical. Hindi natin nakikita yung ano so, nung pinasara. Then lahat kami naman ng Cavite mayors sa isang problema namin, sabi namin, boss, go. Baka pwedeng matulungan nyo kaming isang landfill sa Cavite para ano. Kaya lang hirahirapan din si Gob eh. Walang social acceptability ang paglalagay na isang landfill sa isang LGU. Diba? Wala namang LGU yung gustong... So wala akong proposal currently na baka magbukas ng meron ho. Based sa last pag-uusap namin ni Governor, parang meron man siyang plano. Pero hindi pa immediate ito, matagal. Hindi ho. Parang sisimulan niya itong first 100 days natin. Technology na bago ngayon na pwede? Yes, ma'am. Kailangan kasi malaking area, ma'am. Yung nga, sabi nga ni Congressman kanina, walang basta ang tatanggap na lugar. So, sinong gusto? Sinong gusto. Pero kung tutusin ho, kung maalam lang. Kasi nung nagpunta tayo sa Korea, sa Malaysia, lahat yung
ang tawag dito, yung landfill po. Ano yung mga daycare centers? Controlled, talagang... Hindi landfill, ano yun? Waste to energy, yung mga ano like, conversion ng... Mga facilities. Yung dating landfill pala, sorry, dating landfill na na-convert na po nila. Oh, tapos yun nga, tapos sa Japan lang po. Yung incinerator pinapayagan sa atin, babawal hindi. Po yun. Bawal po. Atas natin. Andun yung incinerator, andun yung community, andun lang po. So yung ano yung basura ginagawang pelletize sa mga bricks. Mm-mm. Yun ang ginagawa sa pavement po. Would you ano push that sa Congress incinerator this time? Yun ang hindi mapasa-pasa. Hindi siguro may standard daw kasi sila ano eh baka naman imposible ng standard eh. Ang linis naman ng Japan eh. Ang linis naman ng Singapore eh. Ba't sila pwedeng mag-operate ng ganun? Tayo, hindi natin ma-allow dito para malinis natin yung sarili nating lugar. Eh, Kongreso ang kailangan dyan. Legislation. Yeah. Mayor Jon-Jon, move on tayo dun sa education. Yes po. Andan ho ba sa face-to-face classes ang Gen 3? So far kasi nga ho, mag-a-assume pa naman tayo by June 30 ng afternoon. So, tiwala naman po ako no, sa leadership ni Kong Ony. At kita ko naman ho, no, mag-iikot-ikot ho kami na halos naka-ready na ho ang lahat. Kanyang kasi parang meron na sila ho, yung parang 50% yata ng mga estudyante ina-allow na. So, yung nasa alert level 1 pa ho kasi tayo eh. Hindi ho natin alam kung by correct. September magbabago pa ho yan. Pero, based on sa... initial na pag-iikot ho namin sa mga schools. Naka-ready naman ho. Okay. Naka-ready naman po lahat. All right. We'll just pause for a short break. You're watching All Politics is Local. We'll be right back. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. Still with us is General Trias City, Cavite Representative Ony Ferrer and Mayor Jon-Jon Ferrer. Ito po ang tinatawag naming promise tracker. Mayroon po kayong isang minutong magkapatid para ibigay ang inyong gagawin sa bawat issue. Ito po yung unang issue. Nagtataasan ngayon ang presyo ng bilihin. Ano ang dala ninyong solusyon para hindi ito maging masyadong masakit sa bulsa ng mga taga-Gen 3? Oh, may solusyon ho ba tayo naiisa? Para pang-absorb dun sa sakit sa bulsa. Ayun, talagang ano, ito ho siguro, hinanda na tayo because for 2 years nga, andyan yung pandemya. So yung ayuda ay parang naging normal na at hinahanap na ng taong bayan. So yun nga ho. So pwedeng ituloy ng yes, LGU? Po. Opo. Meron kaya tayo. Po. Promise nyo yes, po yan. Meron, hindi kasi yung dati kasi, meron kasi yung funds na naiwan. No? May pondo. Oo. Yun ay ibibigay ho natin parang educational assistance sa lahat ng mga estudyante. No? Second, pagdating na sa transport sector, particularly TODA, yun marami. So meron kaming programa na yung pantawid pasada. Correct. Na assistance, puro financial assistance ho ito. Sa mga nawala naman trabaho, kasi before the pandemic, kulang na ang trabaho. Nung nagka-pandemic, lalo mas marami hong nawala ng trabaho. Yun yung puro mga gagawin ho natin. So itutuloy niyo po yung pantawid pasada. Kailan po ang rollout niyan? Tuloy-tuloy ho ba? No. Pag-upunin niyo? Nung naipag-meeting ho kami sa TODA, sabi ko, siyempre meron kayong mga buwan na medyo mahina. Tapos tumataas ang gasolina. Ngayon, sobrang taas ang gasolina. Sabi ko niya, yun, kapag nagbakasyon na mga estudyante doon, lalo nang hihina po ang kanilang kita. So yun ho ay mga bandang August, July-August. So, kasi September yata ang pasukan natin ho sa public schools. No? So, doon papasok ko yan. Kaya, nakita ko na ho yung nating budget at pwede ho na mating gawin yon. Pati yung mga pagpasok ng mga estudyante, magkakaroon po ng educational assistance ho tayo mula elementary, high school, hanggang college. Tapos may mga programa pa rin ho, syempre, national. Ayan, papasok congressman dyan. Yung mga tupad at may mga parang cash for work program po natin. So, sino yung mga walang trabaho? Malaking bagay po yan, Mayor. Oo, kasi yun ang kailangan ng tao. Kadikit niyan, traffic sa General Trias. Pag-usapan din po natin. Ano po ang pagbabago? Paano kayo makakapagtulungan pagdating sa solusyon naman sa trapiko?
Marami na ako tayong ginawang road openings eh. At the same time ngayon, continuous naman ho. Actually, ang traffic lang ho ngayon doon sa mga may ginagawa at nire-repair na kalsada. Pero yung ano, very manageable noon traffic ngayon. Ewan kung dahil kumunti ang lumalabas na vehicle dahil malang fuel or kasi dati alam namin eh, notice, alam naman namin kagad yan kung mahaba ng ano, sa Tejero. Hindi na nahabang traffic ngayon lagi. So hindi na po problema yan? Hindi, problema pa rin. Problema. May mga oras pa, mga rush hour po. Pero hindi na ako katulad ng dati. Eh, isa pang problema siguro na pwede kong itanong na medyo related sa traffic partner, eh yung pagbabaha ho ba, problema pa rin sa gentry? May areas. May flooding talaga. Kasi parang kami isa sa mga catch basin ho eh. Mm-hmm. Pero hopefully, may ginawa ang BPWH sa ating bayan, isang 42 hectares retarding basin, wherein yung parang catch basin din talaga. Dalawa yun? Dalawa, pero isa yung gawa na ho. Isang 40 plus, saka isang 20 plus hectares. Tapos yung master drainage plan, andyan na ho, nakalatag na naman. Susundin na lang ho natin at lahat ng yan. May mga errors lang ho na for concern. Dati ho, ngayon naman, minsan kasi, yung volume naman ho talaga, ang lakas, ang dami. Pero ang maganda ho, mabilis na siyang nawawala. No. Unlike before, talagang medyo oras ang tumitigil ang water. So, ngayon, medyo nawabawasan na po. Kong Mayor, pag-usapan naman natin, pagdating sa peace and order, kamusta po ang General Trias? May challenges po ba dyan? Kamusta yung iniwan yung syudad? At paano mo ngayon tutugunan din na mapanatili ang peace and order po? Siguro, unahin ko na si Kuya Ony, dahil siya yung nandyan for 9 years, tapos sabihin ko lang kung ano yung mga dadagdag ko na lang. Ako naman, lahat naman, as a fourth largest city kami sa Cavite. So, syempre, we have our fair share of crimes din, di ba? Pero never kami nanguna sa mga crime incidents eh. Tsaka yung aming city police station for the past 3 months, sila yung number one ang sa buong Cavite. So, magandang ginagawa ng aming chief ngayon. And at the same time, kasama ho yan sa paglaki. Paglaki ng population. Sabi ko nga, binibiling ko sa kanya, tutukan mo yung peace and order. Dahil ang, ang investor yan ang hinahanap lagi eh. More than ano. Sir Ony, ano nung klaseng krimen ba ang usually nangyayari dyan sa gentry? Ano lang ko kanina eh, sa peace and order council meeting namin eh. Tatanga ako dahil ang dalawang mataas na incident sa amin, rape and theft. Rape and theft? Okay. Hindi mang 5 cases per month. So sabi ko, ako nga na-shock na bakit ganun yung report. Ay nga, anong barangay yan? Mga ilang taon ang mga biktima at ang suspect na pero lahat naman solved. Kaya lang kahit na. So, ba't ganyan na ba't ganyan nagiging kaso dito sa ating city? So, anong changes po, Mayor? Ayun, ganun. Babalik ko tayo sa barangay, sa grassroots ho talaga. Doon pa lang, kasi kailangan magkaroon ng multiplier effect kasi kami ho, with a 460,000 population, ang number ng police force namin, parang nasa less than 150. Kulang. E, two shifts pa po yun. Di ba ho? Yep. So, that's 75 na lang po. 150? Yes, ma'am. Akala ko may 150 kasunod tao sa 150 lang. Na policemen na hahatiin niyo pa po. Yung iba pa, syempre, may intelligence pa yan, may sa office work. So, ilan lang ang matitira, ma'am, sa 450,000 na population. No? So, talagang kailangan may multiplier effect. Yung mga barangays, tapos may mga subdivisions, may mga bantay bayan. Kasi hindi talaga kung pulis lang ang asahan po natin, hindi mangyayari. Sabi nga ni Kong Ony kanina, yun yung unang hinahanap ng aming mga kababayan talaga. Thank you for joining us in this episode. General Trias City, Cavite Representative Ony Ferrer and Mayor Jon-Jon Ferrer. Thank you. Salamat congratulations po. Sa inyong dalawa. Thank you po. Salamat, ma'am. Salamat po. Salamat, sir. Ako po si Jay Taruc.
At ako naman po si Cheryl Cosim. Join us tomorrow for another episode of All Politics is Local.